Ito yung mga bagay na na-realize ko kapag pinasok mo na ang pagiging affiliate. Noon, gustong-gusto kong maging affiliate at ngayon na isa na akong affiliate dito sa TikTok. Alam nyo ba, meron akong na-realize. Kailangan pala talaga makapal ang mukha mo. Tanggalin mo lahat ng klase ng hiya sa katawan at kapalan ang mukha pag ikaw na ang affiliate. Kasi sa iba, malawak ang kanilang pag-iisip kaya okay lang na yung mga kakilala nila, nakita nila, nagtitinda ng kung ano-ano sa online. Pero may iba na makitid ang utak, oo, totoo yun. Kaya huwag mong asahan na lahat ng nakakakita sa'yo sa social media, sasabihin sa'yo, ay wow, ang sipag nun, di ba? Instead na sabihan kang, ang sipag nun ha, laging nagpo-post ng kanyang mga paninda. Buti sana kung ganun lahat ng isip ng tao, pero hindi lahat, sa totoo lang, oo. Pag pinasok mo ang affiliate or kung may balak kang pumasok sa pagiging affiliate, okay? So, kailangan una, be patient. Dapat mahaba talaga ang pasensya natin. Kasi imagine, gagawa ka ng video, ng mga content, promotional videos, i-edit mo yan ng ilang oras, tapos in-upload mo, walang views, walang benta. Okay lang na walang, konti lang ang views, basta may benta sana. And then, pangalawa, dapat be diligent. Oo, dapat masipag talaga tayo sa pag-upload or paggawa ng mga promotional videos. Kasi yung paggawa ng promotional videos, parang ano lang yan. Parang sales lady lang yan sa palengke na nagsisales talk. Kapag may dumaan sa pwesto mo bili na kayo, kalamansi nyo dyan, chinelas nyo dyan. O diba, ganun. Kailangan talaga masipag. Pero kahit saan namang trabaho, kahit anong trabaho, kailangan talaga masipag ka. And then, pangatlo, be consistent. O, lagi yan natin naririnig. Be consistent sa pag-promote ng product, pag-post ng promotional videos, pag-post ng content, ganun. So, una, be patient. Pangalawa, be diligent. And pangatlo, be consistent. Kaya sa mga may balak maging affiliate dyan ako, ihanda mo ang sarili mo, hindi lamang financial, emotional, at saka mentally, dapat handang-handa ka kasi kapag nag-post ka ng video, hindi lahat aayon sa'yo. Makaka-receive ka rin ng mga pambabash. Ako kapag hindi ka handa dyan, ako baka ano, may stress na. Kaya yan yung mga isang bagay pala na dapat natin paghandaan pag pinasok natin ang ano, content creation. Kasi ang content creation kasama sa ano kasama ito pag naging affiliate ka, hindi ka pwedeng mag-post lang ng isang product na videohan mo lang tapos yun na, hindi. Kailangan din pala talaga marunong kang gumawa ng content or pag-aralan mong gumawa ng mga content.